Hello everyone, and welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lamang dito sa YouTube channel ko, huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, and hit the subscribe button below. And don't forget also to hit the notification bell para maging updated sa mga susunod ko pang i-upload na video. Handa ka na ba? Handa na ba kayo? In 3, 2, 1. So, ayun na nga. For today's vlog, ang gagawin ko natin ay magbibigay ako ng tips kung paano makakuha ng mataas na score during exams and quizzes. Meron tayong 8 tips na malalaman ngayon. Tip number 1. Review during daytime. Why daytime? Base kasi sa research ko, based on my research, ang brain daw natin kapag umaga ay 100% pa. Maganda kasi 100% pa siya, hindi siya pagod, and fresh na fresh. Kumbaga, 100% mo ding maaalala yung mga informations na binasa mo during that day. Tip number 2. If you are tired, you need to rest. Why? Syempre, kung pagod ka. Huwag mo nang pilitin. Masasaktan ka lang. Charot. Kung pagod ka, hindi maa-absorb ng brain mo yung mga informations na binabasa mo. Huwag mong pilitin na ma-memorize mo lahat yung mga informations kasi hindi talaga magsisink in sa brain mo yung mga binabasa mo dahil nga pagod ka. Kung pagod ka, magpahinga ka. Yun yung better way na nagawin mo kung pagod ka na. Tip number 3. No cell phone allowed. Why? No cell phone allowed kasi yung cell phone, makukot niya yung attention mo habang nagre-review ka. Kung tumunog ito, halimbawa, may nag-chat. Ting! Sabi niya, ganun. Hindi mo mapipigilan na i-open yung cellphone mo at mag-browse na lang ulit kasi nga nakot na yung focus mo yung nung cellphone mo. Kaya no cellphone allowed. Tip number 4. Make a reviewer. Yes, make a reviewer. Kasi ang paggawa ng reviewer mas nakakabuti sa atin kasi mas naaalala natin yung mga informations na sinulat natin. Habang sinusulat kasi natin yung reviewer, pumapasok na rin yun sa utak natin. Although, hindi kompleto yung information na naaalala mo, pero meron kang katiting na naaalala kasi ikaw mismo yung sumusulat doon sa reviewer mo. Kailangan din meron kang technique. Pwede kang gumamit ng highlighter sa doon sa reviewer mo. Bakit? Kasi itong highlighter, yung kulay niya, nakaka-attract siya at maalala mo siya agad-agad kasi yung magandang kulay niya sa mata. Makukuha niya yung attraction mo. Gumamit ka ng highlight. Parang ganito siya. Yan. Parang
Ganun. I-highlight mo yung mga important details at saka yung mga sentence na mahaba, shortcut mo. Shortcut mo sa pamamagitan ng sentence mo mismo para mas maalala mo pa rin yung mga na-review mo. Mas maganda yan kung gagawa ka ng sarili mong technique. Tip number 1, 2, 3, 4, 5. Read loud. Basahin mo ng malakas yung nire-review mo. Kagaya ko. Kung nagre-review ako, ang lakas-lakas ng boses ko. Pinapagalitara na rin ako dito sa bahay. Read loud. Kasi, mas madaling mag-sync in sa utak mo kung binabasa mo ng malakas yung nire-review mo. At napatunayan ko na yan sa sarili ko at saka sa mga iba kong kaklase. Ganon sila mag-review. Yung malakas talaga. Nilalakasan nila makabisado nila yung nire-review nila. Tip number 6. Peaceful place. Pumunta ka sa tahimik na lugar kung saan mas makaka-review ka ng maayos. Pumunta ka sa kwarto mo, ganun. Pwede ka rin pumunta sa labas na walang tao, yung wala kang maririnig, kundi yung hangin lang. Yung hangin maganda rin kasi sa katawan yan. Maganda habang nagre-review. Kahit na inaantok ka, kailangan labanan mo yun. Kasi nga, para sa'yo din yan. Tip number 7. Set aside gimmick. Isali sa schedule mo ang paggala. Set aside mo lahat yan. Huwag kang sumama sa mga friends mo kung tinatawag ka nila. Kailangan may schedule ka. Kung schedule mo ngayon ang pagre-review, review lang. Walang gimmick-gimmick. Bawal ang gala, bawal ang walwal, kahit ano man. Basta, you need to focus on studying, on reviewing, para makakuha ka ng mataas na gratis ng exam or sa quizzes man yan. Tip number 8. Inspire yourself. Papasok na dito yung quotable. Yung mga quotes na kung saan may inspire mo yung sarili mo to review more. Yeah. Pwede rin yung sabihin mo sa sarili mo na kaya ko to, matatapos ko to, marireview ko lahat to, at makakakuha ako ng mataas na grado pagdating ng examination or quizzes man yan. And last but not the least, bali 9 pala siya guys, yung tip na may bibigay ko sa inyo. Yung last, pagdating ng examination day or quiz nyo man, don't forget to pray. Pray. Yeah, don't forget. Why? Napakalaking tulong ng pagdarasal. Yes, sobra. Napakalaking tulong. Ang pagpapray kasi, tinutulungan ka niyang mas ma-boost pa yung self mo or tinutulungan ka niyang maalala yung mga na-review mo. Bakit? Kasi humingi ka ng guide sa kanya. Yes, humingi ka ng guide sa kanya. And yun lang guys, sana nakatulong yung tip na binigay ko sa inyo. At sana may apply na rin sa sarili ninyo. Pagdating ng panahon, siguro hindi na yun kasi nga naka-quarantine tayo. Pero guys, gawin nyo rin sana to para sa kinabukasan ninyo. Ang hirap kayang kumita ng pera ng mga parents natin. Kaya kailangan din natin magbigay ng effort sa pag-review para makapagtapos tayo.
kung nagustuhan nyo naman ang video na ito, huwag nyo kalimutang mag-like, i-share, and don't forget to subscribe, and also don't forget to click the notification bell. And shout out nga pala kay David Paul Dulatre na mag-birthday na this May 15. Happy birthday! And shout out din kay Maria Rona Amarillas from Elite Talkers GC2. So, ayun na guys!